Isa kabayad nga programa, anuman ang ihambal sang tighambal, wala sang kilabtanan ang anchorman kag ang waragwagan sang Max FM. Sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kamuhayan. Sa negosyo, pahusayin ang kakayahan. Pabong teknolohiya, subsidyo, pagtubig at infrastruktura. Ayan, kayo ay nakikinig sa School on the Air on Corn Production. Maging wais sa pagmamais ang ating eskwelahan sa radyo para sa mga magsasaka ng mais sa probinsya ng Sultan Kudarat at Maguindanao. Ako po ang inyong lingkod, si JL Oman, Information Officer 2 ng Agricultural Training Institute Region 12. Ako naman po si Hana Digimad Pompong, Information Officer 3 ng ATI Region 12 na nakabase sa San Felipe, Tantangan, South Cotabato. Isang panibagong umaga na puno ng pag-asa mga ka-agri-eskwela. Ito ang School on the Air on Corn Production. Mga serye ng mga teknolohiya tungkol sa wasto at tamang pamamaraan para maging wais sa pagmamais. Ang SOA on Corn Production po natin ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Agricultural Training Institute Region 12. Sa pamumuno ni Director Abdul Aydayaan, Assistant Center Director Sir Jesse B. Baldea, at sa pamamagitan ng ating corn program sa pangunguna ni Ma'am Alma G. Camales. Katuwang din natin ang mga lokal na pamahalaan sa probinsya ng Sultan Kudarat sa pamamagitan ng Tacorong City, Bagumbayan, Senator Ninoy Aquino, Colombio, Esperanza, Lutayan, Lebak at Kalamansik. Kasama rin po natin sa pagpapatupad dito ang lokal na pamahalaan ng Maguindanao sa pamamagitan ng mga bayan ng Manguda Dato, Dato Paglas, General Salipada K. Pindaton, Ampatuan at Dato Hofer. Ayan, tayo po'y napapakinggan tuwing Biyernes. Alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa himpilan ng 91.1 Max FM Tacorong City at 90.7 Max FM Libak at 98.7 Ani at Kita Teleradyo. Live na live din po tayong napapanood sa Facebook page ng Max FM Tacorong City at Agricultural Training Institute Region 12. Panibagong School on the Air na naman po, panibagong oportunidad para tayo ay matuto. Sa negosyo, pahusa. Alam mo JL, medyo historic talaga yung araw na ito, no? Dahil yes, pangalawang SOA na natin na ilo-launch sa taong ito. So ito yung ating School on the Air on Corn Production. Talagang ang bilis ng araw because in 2020, nagkaroon din tayo ng School on the Air on Corn Production para naman sa ating mga corn farmers sa North Cotabato at sa South Cotabato. So this time, para naman po sa ating mga corn farmers sa Sultan Kudarat at syempre sa ating mga corn farmers sa Maguindanao. Ayan, tamang-tama ka dyan, Ma'am Hana, no? Pangalawa pa lang ito sa napakaraming SOA na i-implement natin ngayong taon. Yes. Ayan, dahil historic nga at espesyal ang episode na ito, batiin muna natin ang mga espesyal na mga supporters natin, ang ating mga SOA enrollees at mga SOA coordinators na kanina pang nag-aabang sa ating School on the Air launching. Ayan, sa mga nasa kanilang mga bahay, maaari din silang mag-text sa kanilang mga greetings. Ayan, sa numerong 0969-017-8136.
Ayan, 0969-017-8136. O maaari din po kayong mag-text sa text line ng Max FM Tacorong City, 0926-5000-380. And that's 0926-5000-380. Ayan, JL, pasadahan natin yung mga comment sa ating Facebook Live, no? Pwede din po kayo mag-comment sa ating Facebook Live. Ayan, basahin natin yung ilan. Good morning from Jorimel Daniel. Patricia D. Osman. Maribel Laurencio Fulgencio. Ayan, good morning watching from Tolosa, Leyte. Wow! And good morning sa iyo, Ma'am Carmela Navales. Good morning din po sa inyo, Ma'am Lea Escleto Batacandulo. Batacandulo. Mm-hmm. Good morning din po, Ma'am Precious Balansag from Lutayan, Sultan Kudarat. Good morning din kay Sir Vic Saunan, watching live from Lutayan. Watching here also from Lutayan, Palavilla, Sultan Kudarat. V. Sorilla Sumagaysay. Ayan, mga enrollees siguro natin ang mga ito, JL, yes, no? Yes. Ayan, watching from Libak. All the way from Libak, Sultan Kudarat, Precious Cristobas. Ito pa, JL, may mga nanonood sa atin sa Matanao, Davao del Sur, Asen Amorza. Ayan, gusto ko na rin pong batiin. Ayan, watching from General Salipada, Capendatun. Mga so enrollees natin, hello, Yuri Worthy. Ayan, watching from Labu-Labu, Dato Hofer, Ampatuan, Maguindanao. Hello, Mahida Naro. Happy, happy watching and happy, happy listening. And good morning po, Alvin Gaspar from Colombia Grand, watching grand launching ng ating Soa Corn. Hello, Sir Alvin. Good morning po sa inyo. Ayan, nagpapabati din yung ating mga enrollees dyan sa Esperanza, headed by our coordinator, Ma'am Shamsham. Hello, Ma'am Shamsham. Ayan, good morning din po kay Sir Jeric Hardio and Sir Rex C. Valerio from Palavilla, Sultan, Lutayan, Sultan Kudarat. And good morning din kay Ma'am Mohani Kamid. And watching from Esperanza, Sultan Kudarat, si Sir Isagani Villamin Tumpalan. Ayan, mamahan, hindi na natin mabasa lahat-lahat ng mga mensahe ng ating mga SOA enrollees at mga nanunood ngayon, ano? Siguro later, before we end our program. Ayan. Ngunit alam po natin, mamahan, na patuloy pa rin yung suporta ng ating mga SOA enrollees, even ng ating mga local government unit sa probinsya ng Sultan Kudarat at Maguindanao. Kaya pa-share naman po ng ating live video para mas marami pang netizens natin ang makakaalam sa ating programa. Ayan, para po doon sa hindi nakakapanood sa ating Facebook Live, no, at gusto ring magpa-shoutout, pwede po kayo mag-text sa ating official text line, 0969-017-8136. Alam mo ba, JL, talagang mas espesyal ang araw na ito dahil may mga guests tayo today, no, na makakasama natin sa ating grand launching ng ating School on the Air on Corn Production. Sana hindi tayo malito sa mga susunod na araw, no? Ang dami na natin. So, ayan. So, para po samahan tayo sa araw na ito, kasama natin live na live dito sa radio station sa studio ng Max FM Tacorong City, ang bigatin, no? Ang ating napaka-supportive na Assistant Center Director sa ngalan po ng aming director na si Abdul Aydayaan, Director Abdul Aydayaan, na nasa isang importanteng lakad din sa Lanao del Sur, no? Kasama po namin ngayon ang aming Assistant Director, Dr. Jesse V. Beldia, na magbibigay ng mensahe para po sa ating mga SOA enrollees at manonood. And kasama natin si Sir Jesse. Sir Jess, batiin po natin na yung ating mga tagapanood at mga tagapakinig. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa lahat po na nakikinig ngayon sa ating SOA Corn. Ang kakayahan. And Sir Jess, I'm sure yung ating mga enrollees, no, ay gustong makahingi, no, ng mensahe mula po sa inyo para po sa kanilang, we have 500 enrollees, sir, no, across Sultan Kudarat and Maguindanao.
Mensahe po. Yes, Sir Jess, napakarami. Ayan, mensahe po natin, Sir Jess, para sa ating 500 enrollees mula sa Sultan Kudarat at Maguindanao. Uulitin ko, magandang umaga po sa ating lahat, sa lahat po ng nakikinig dito po sa Sultan Kudarat, maging sa Karatig na probinsya po ng Bangsamoro, Autonomous Region of Muslim Mindanao. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at alam nyo tuloy-tuloy po ang suporta ng ATI sa lahat po ng sektor ng mga magsasaka. Kasama na po dyan yung ating mga kababaihan, yung mga kabataan at yung ating mga rice farmer in particular, yung mga livestock growers, mga maggugulay at maging yung ating pong mga corn farmers. At alam nyo, hindi naman po masyadong kalakihan ang pundo ng ATI sa corn program natin this year. Pero gumagawa po kami ng paraan na makapagbigay po ng pagsasanay. At isa nga dyan din po para mas marami ang aming maabot at malayo maabot ng ating programa sa pagsasanay ay sinasagawa po namin itong School on the Air on Corn. At alam nyo, matagal-tagal to pero sana po mapagpasinsyahan nyo at matapos po ninyo ang programang ito kasi malaki po ang tulong nito para po kayo'y matuto ng A to Z po ng pagsasaka ng corn. At ngayon pa lamang po ay sinasabi ko na congratulations po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga extension partners na taga Office of the Municipal Agriculturist, sa Provincial Agriculturist ng nasabing mga probinsya. Salamat po sa tulong ninyo, ang ating mga municipal agriculturist, ang ating mga technicians, at lahat po ng ating mga participanting makikinig po sa atin from today until the graduation na siguro. Yan lamang po siguro at muli magandang umaga po sa ating lahat. Sa produksyon. Ayan, thank you so much, Sir Jess. No, tama yung sabi ni Sir Jess JL na tayo sa ATI, wala tayong pinipiling mga kliyente, no? Yes, tama. Bata, matanda, may ngipin o wala. No? Basta willing na matuto. Yes, ano? Babae, lalaki, kahit po sino, as long as willing po tayong matuto. Lalo na dito sa ating Sawa on Corn Production. Thank you so much, Sir Jess. Ayan, binanggit din ni Sir Jess, Ma'am Han, kanina na talagang importante yung pagsasanay, lalo na sa ating mga magsasaka. Ano? So, kasi what is the purpose sa pamimigay natin ng mga inputs sa ating mga farmers kung hindi nila alam yung tama at akmang teknolohiya para sa pagpapatupad ng kanilang pagtatanim, especially dito sa ating corn production na talagang isang importanteng industriya at sektor ng agrikultura sa ating bansa. Dahil lang mais hindi lang pang-feed, no, sa mga animals natin, mas marami pa po talagang byproducts ang corn na matututunan natin sa mga susunod na araw. Yes. Ayan, maraming salamat, Sir Jesse, sa iyong mensahe para sa mga nakikinig sa ating School on the Air on Corn Production. Ang pangalawang guest naman po natin, Ma'am, 'di ba nabanggit natin kanina, may tatlong guest tayo ngayong araw, ano? So ang pangalawang na guest naman po natin ay nagmula pa mula sa ATI Central Office. Wow. Ayan, para bigyan tayo ng inspirational message ngayong umaga, narito po ang ating OIC Deputy Director ng ATI Central Office, isang tubong Cotabato mula sa bayan ng Midsayap, Ma'am Han. Yes. Ayan, na pride po natin ito sa Region 12, walang iba kundi si Ma'am Antonieta Hamon Arceo. Magandang araw po sa ating lahat. Isang pagbati sa ating mga partners dito sa implementation ng Maeskwilahan. So, nagpapasalamat po kami sa ating mga partners mula sa Department of Agriculture, sa Regional Field Offices, sa ating mga kapartners mula sa Provincial at Municipal Local Government Offices, lalong-lalo na po ang ating mga Agricultural Extension Workers. Maraming salamat po sa pagtulong sa Department of Agriculture at sa Agricultural Training Institute para po ma-implement itong ating School on the Air sa corn. Pasalamat din po at pagbati sa ating regional training center na siyang nangunguna sa implementation ng programang ito. Maraming salamat at sana ay tuloy-tuloy ang pag-implement natin at tuloy-tuloy din po ang ating mga participants sa pakikinig sa radyo.
You know, the Agricultural Training Institute has been implementing the School on the Air for so many years now, no? At isa po ito sa isang napaka-effective na strategy para po mas mapaabot ang kaalaman sa ating mga corn farmers sa inyo-inyong mga region. So, nagpapasalamat po talaga kami na kasama namin kayo dito sa pag-implement nitong ating corn, SOWA Corn, no? SOWA Corn program. So, ano nga ba ito? Bakit namin ito ginagawa? Gaya po ng nasabi ko, isa ito sa isang napaka-effective na strategy sa pag-reach out. Hindi lang po 30, 40, or 50 ang aming participants dito, kundi marami po kayo, no? Daan-daan, yung iba nga umaabot pa sa 1,000 ang nakikinig at talagang kumbaga nag-aaral dito sa ating School on the Air. Ang kaibahan lamang po nito ay ginagamit namin ng radyo. So meron talaga sa inyo nag-enroll, no? Ibig sabihin, kasama namin kayo na para kayong mga estudyante dito sa ating maeskwelahan. And of course, marami din yung mga hindi nakapag-enroll pero nakikinig sa programa. Kaya ito po ay isang magandang strategy na ginagawa namin sa Agricultural Training Institute para po mas maparami ang makakaabot ng ating technologies on corn production, lalo na po ngayon na medyo ang daming issues sa agriculture, lalo na sa fertilizer, lalo na sa fuel, at alam ko apektado ang ating mga magsasaka. So dito sa School on the Air on corn production, matututunan natin ang iba't ibang mga nutrient management techniques kasama na ang balanced fertilization para sa pagmamais o sa corn production. And of course, makakatulong din po ang iba't ibang mga technologies para po sa para po mapatas ang inyong ani and eventually ang inyong kita. At yan naman po ang gusto naming mangyari sa Department of Agriculture, lalong-lalo na sa Agricultural Training Institute. So again, season long ito, mahabang aralin, no? Pero hopefully ay mag-enjoy kayo sa pakikinig dahil iba-ibang mga lessons ang inyong matututunan sa mga darating na araw. Sa ating mga participants, huwag po kayong bibitiw, no? Patuloy lamang po ang inyong pakikinig at sana po, no, ay mai-apply din nyo ang inyong mga learning para naman po hindi sayang, no, ang investment ng gobyerno para doon sa pag-implement namin sa programang ito. Again, enjoy and have fun learning. Sigurado kami, marami po kayong matututunan dito at sana nga po, no, makamit natin at maabot natin yung mataas na ani masaganang ani at mataas na kita sa inyong corn production. So, again, maraming salamat and congratulations sa ating mga partners, congratulations sa ating mga participants. Ito pa lang ay simula. So, hopefully, makakasama namin kayo hanggang sa inyong pagtatapos. Again, magandang araw po sa lahat. Mabuhay! Usayin ang kakayahan. Ayan, thank you very much sa ating OIC Deputy Director, no, sa ating ATI Central Office, Ma'am Antonieta Arceo, na sabi nga ni JL kanina ay talagang atin to dahil tubong Midsayap Cotabato po, yes, ang ating OIC National Deputy Director. Sabi nga ni Ma'am Niet JL, no, ay mahaba-haba pa itong panahon na magkakasama tayo. Imagine that will be 16 weeks or kung humigit kumulang 4 months din na, yes, magsasama tayo sa mga participants natin. Sana wag po kayo magsawa, no, sa amin. Pero we promise na every week we bring you something na talagang something new, something fresh, no? Yes, ma-excite po tayo sa pakikinig, no? At saka iba-iba yung mga iimbitahin natin na mga resource persons. At sana ayan yung ating mga enrollees ay huwag mag-absent, no, dahil once a week lang po ito at saka isang oras lang po yung hinihingi ng ating School on the Air on corn production. Ayan, so baka po mag ayun, nalilito pa kami ni Ma'am Hana sa script namin na ginawa. Alright, so maraming salamat, Ma'am Antonieta Hamon Arceo, sa iyong mensahe.
At ngayon baka lang tatanong po kayo kung bakit at tumatakbo sa isipan ninyo, bakit nagkakaroon ba ng school on the air itong ATI o Agricultural Training Institute? Ayan, baka nagtatanong na ang ating mga SOA enrollees ano kung bakit naka-receive sila ng mga kits, mga pinamigay ng ating mga SOA coordinators. Ayan, so ngayon po ay pasadahan po natin ang ating overview of activity at rationale natin para sa ground launching natin sa ating School on the Air on Corn Production. Ayan, kung kaya mas mabuting ipaalam natin sa kanila, mamahan, ang rationale ng ating programa. Ayan, wag na nating patagalin pa, ilahad na natin at bigyang linaw na natin ang School on the Air program ng ATI Region 12. Ayan, no, katulad ng sabi ni Ma'am Nyet kanina na itong School on the Air ay isa sa pamamaraan para matrain yung ating mga farmers at isa ito sa talagang matagal nang ginagamit ng Agricultural Training Institute, no, na pamamaraan dahil kung face-to-face nga naman JL, nasa 25 lang or 30 yung participants natin. Pag School on the Air, no, malawak yung reach ng ating program at mas maraming nakikinig mula sa iba't ibang lugar, no. Sabi nga ni Ma'am Nyet, hindi lang yung enrollees yung pwedeng makinig, no. We have 500 enrollees but we expect na more than that yung ating natitrain dahil mas marami pang nakikinig na at hindi part. At saka mas pinalawak natin ito, Ma'am Han, gamit ang teknolohiya, gamit ang Facebook Live natin ngayon. Yes, no. So ang purpose po talaga ng ating School on the Air na ito ay mas mapataas pa, no, yung production ng mais dito sa ating bansa, lalong-lalo na po dito sa Sultan Kudarat at Maguindanao. Ayan, next slide tayo. Katulad nga ng sabi natin kanina, no, naniniwala pa rin tayo sa ATI na talagang malakas pa din yung hatak, no, ng radio programs para sa ating mga enrollees, sa ating mga tagapakinig, lalo na yung mga farmers natin nasa malalayong lugar. Ayan, Ma'am Han, at ang sinusunod natin ng mga curriculum dito sa ating School on the Air ay galing mismo sa central office, kung kaya may tinatawag tayong 1DA holistic approach. Yes, no, lahat po ng magsusowa dito sa buong Pilipinas on corn production ay gumagamit o gagamit ng iisang module. So iisa lang po yung matututunan ng ating mga corn farmers sa 16 na episodes na ito sa buong Pilipinas, dahil hindi lang po yung ATI Region 12, no, ang mayroong School on the Air on corn production ngayong taon. Ayan, Ma'am Han, magtatanong ako, ano ba yung mga objectives ng ating programa ngayon? No, unang-una, no, ang pinaka-objective talaga natin ito ay we hope na at the end of the School on the Air program, ang ating mga enrollees ay makagain ng additional knowledge, no, panibagong kaalaman, dagdag kaalaman on corn production at mapataas yung ating mga kani-kanilang productivity level, no? So para maabot natin 'yan, no, i-discuss natin, no, yung Department of Agriculture's National Corn Program. Ano-ano nga ba yung mga programa ng gobyerno, yes, para sa ating mga corn farmers? Para aware din sila, mm-hmm, ano. At kung nasaan na ba tayo pagdating sa industriya ng pagmamais. So pag-uusapan po natin 'yan dito sa SOA na ito. Of course, we hope na yung ating mga SOA enrollees or SOA graduates ay malaman yung origin, cultivation, parts and growth stages ng corn, JL, dahil importante to, no, para mapataas yung kanilang ani, no, dahil dapat alam talaga natin yung stages ng corn natin para alam natin kung ano yung iaabono, no, anong yes, anong tamang oras, tamang panahon, yes, tamang elemento at kung ano-ano pa para maging akma sa ano, sa corn production nila. Syempre, learn the importance of seed selection and quality seeds dahil nakabase talaga sa gagamiting binhi, JL. Yes. Oo, yung magiging quality ng ating syempre dapat yung gagamitin na binhi natin sita talagang mataas na quality o yes, dekalidad na binhi. Mm-hmm. And we also hope na yung ating mga graduates ay can be able to identify steps on site selection, land preparation, crop establishment, nutrient management, yung sabi natin kanina, no, pagmamanage ng pag-aabono, water management, weed management, no, integrated pest management, harvest and post-harvest management. And of course, sana matutunan din nila, no, yung mga market potential ng corn, including cost and return analysis and yung mga business opportunities for corn.
matutunan nila yung corn farm biomass conservation and utilization. Sino nga ba, JL, yung mga participants natin? Oo, sa ayan. So, sa mga participants natin, ma'am Han, dalawang probinsya yung kapartner natin ngayon. Mm-hmm. Unang-una yung probinsya ng Sultan Kudarat at Maguindanao. Mm-hmm. Para sa probinsya ng Sultan Kudarat, meron tayo mula sa Bagong Bayan, 50 na SOA enrollees, mula Tacorong, 20, Senator Ninoy Aquino, 40, Colombio, 40, Esperanza, 50, Lutayan, 50, Libak, 50, at 50 din sa bayan ng Calamansi. Ayan, para naman sa ating mga enrollees mula sa Maguindanao, no, yung limang munisipyo po sa Maguindanao yung kasama sa SOA natin. Ito po yung mga munisipyo ng Mangudadato, Dato Paglas, General Salipada Kay Pendaton, Ampatuan at Dato Hofer. Lahat po sila ay may tiga for 40, no, na enrollee. So a total of 200 mula po sa Maguindanao. Ayan, Ma'am Han, pasadahan lang natin itong course contents natin kasi mamaya iisa-isahin natin ito sa schedule of activities natin. Ano. So, module 1 natin ngayon is preliminary lessons natin and magsusowa launching tayo and module 2, the corn industry in the Philippines at module 3, introduction to corn production. Ayan yung ating module 4. Ang ating module 4 naman, seed selection. Ayan, land preparation for module 5. Sa for crop management, module 6. At seed selection naman for module 7. Ayan, module 7 ay integrated pest and disease management. Module 8 ay harvest and post-harvest operations. Module 9 natin ang marketing. And yung module 10 natin, yung corn farm biomass conservation and utilization. And under these modules, JL, ay iba-ibang topics and subtopics. No? Distributed na yan sa kabuuan ng ating 16 weeks na episode. So, paano nga ba natin isasagawa itong ating School on the Air? Unang-una, Ma'am Han, magkakaroon tayo ng script na sinusundan natin every episode ng ating SOA. And katulad ng sinabi natin kanina, mapapakinggan tayo tuwing Biyernes. Ayan, nalilito na ako. Tuwing Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa mga radio stations ng 91.1 Max FM Tacorong City, 90.7 FM Lebak, and 98.7 Ani at Kita Teleradio. So tayo po ay magsasagawa ng regular signal monitoring. And alam mo ba, JL, pumunta ako sa SNA, Senator Ninoy Aquino, noong Wednesday. At nakakaabot talaga doon ang Max FM. Talagang ano, ang lakas. Malakas. Number one. Number one. Okay, hindi lamang yan, Ma'am Han. Magkakaroon din tayo ng, nagkaroon na tayo ng consultation meeting at magkakaroon pa ano, para natin ma-insure natin na magiging maganda yung implementasyon ng ating programa at itatap natin ang mga provincial, municipal at city agriculture office at corn agriculture clusters na maging identified listeners natin. Ayan, so ang lecture po natin ay gagawin natin of course through radio, no? So mapapakinggan po natin yan every Friday. And kung matatandaan niyo po ating mga enrollees ay nagkaroon kayo ng pre-test. So after that, magkakaroon din po tayo ng post-test after the SOA para po malaman natin ano, kung umangat ba yung level of knowledge natin after the SOA. And magkakaroon din tayo ng tatlong short quizzes. So, i-florate po natin ito throughout the 16 episodes. Magkakaroon tayo ng tatlong short quizzes. And of course, Ma'am Han, patuloy yung regular monitoring natin sa ating mga participants at through our coordinators. And of course, patuloy din na isi-strengthen natin ang linkages natin sa ating mga partner agency sa through constant communication and consultation. Meron tayong Facebook group, no? Pwede silang sumali doon. Ang lahat ng mga SOA enrollees natin, dumako lamang sila sa ATI 12 SOA Corn Production 2022. Ayan, ulitin natin ano, para talagang ma-memorize ninyo. 91.1 Max FM at 90.7 Max FM Lebak. Yung isa po, 91.1 Max FM Tacorong. Diyan po mapapakinggan ng ating SOA every Friday, 9 to 10 a.m. And of course, sa 98.7 Ani at Kita Teleradio ng DARFO 12. Ayan.
para naman sa ating magiging output, Ma'am Han, magkakaroon tayo ng balita sa ATI 12. Maistala kaya nito yung 40 minutes na diskusyon natin at maistanong. Mm-hmm. Pwede silang mag-text sa atin ng kanilang mga katanungan at ating i-ask yung mga questions sa ating mga resource person. At okay, overall output talaga natin dito, Ma'am Han, ay 510 na former graduates mula sa Sultan Kudarat at Maguindanao. Ayan, baka magtanong kayo, no, how to ask questions during lectures. I-save nyo na po yung ating text line, official text line tuwing SOA, 0969-0178-136. Ulitin ko po, 0969-0178-136. Ayan, ngayon naman, Ma'am Han, para ma-evaluate ang ating programa, mm-hmm, kung talaga bang effective ito sa ating mga SOA enrollees. Gagamit po tayo ng resource person and facilitators evaluation form, overall training evaluation, at hindi lamang yan, magkakaroon sila ng pre and post test, and of course, tatlong short quizzes. Ayan, Ma'am Han. At ngayon, ulitin ulit natin yung ating schedule ng SOA on Corn Production para mas maliwanagan sila. Mm-hmm. Magkakaroon po tayo again ng 16 or 16 episodes. So, episode 1 po tayo ngayong araw. That's May 27 hanggang September 9, 2022. Every Friday po tayo, 9 to 10 a.m. And we hope na by the end of this SOA ay makapag-train po tayo ng 500 to 510 corn farmers mula sa Sultan Kudarat at Maguindanao. Ayan, Ma'am Han, at nabigyang linaw ng ang ating rasyonale sa ating programa, no? Mm-hmm. Ngayon naman, Ma'am Han, nabanggit natin kanina na tatlo ang ating guests. Ayan. Alright. Nagsimula tayo kay sa ating Assistant Center Director na si Sir Jesse Bildea. And of course, sinamahan tayo at nagbigay ng mensahe ang ating Deputy Director na si Ma'am Antonieta Hamon Arceo. At ngayon naman, narito ang ating pangatlong guest sa ating SOA Grand Launching ng Corn Production. Kasama natin ngayong araw ang Corn Program Focal Person ng ATI Region 12 na magbabahagi sa atin ng mga schedule of activities, kung ano dapat ang ating aabangan sa ating school on the air. Narito po si Ma'am Alma G. Camales. Ma'am Al, good morning. Batiin po muna natin ng mga tagapakinig at tagapanood. Hello, magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga kamais, lalo na sa ating mga enrollees, yung 510 na participants from Sultan Kudarat and Barm. Naway subaybayan po ninyo ang ating school in the air every Friday 9 to 10 a.m. Magandang umaga po sa uli sa ating lahat. Ayan, si Ma'am Alma, ito yung queen of corn, no? Yes, corn sa training sa ATI. Ayan, Ma'am Han, ay Ma'am Al, simulan po natin yung ating mga schedule of activities ano sa as corn production. Ano ba yung dapat nating mga tandaan na mga dates, and of course, sino-sino kaya yung mga resource person para ma-excite ang ating mga SOA enrollees? Yeah. Ayan po, ngayon po nagsimula po ang ating launching sa ating SOA on corn production. Then sumunod yung orientation ng opening program. Mm-hmm. Then yung meron tayong 1 day the approach, SOA mechanics, overview of SOA. Then, yun nga po, yung ating bisita ngayon, yung ating Assistant Center Director, si Sir Jesse Bildea, at saka si Ma'am Niet Arceo from Central Office. Yun po ang ating Module 1. Ayan naman, Ma'am Al, para sa episode 2 next week na ito, ngayong next Friday, ano naman yung dapat nilang abangan? June 3. So sa June 3, ang abangan po natin, yung module natin, The Corn Industry in the Philippines. Nandun po yung ating DA National Corn Program, mm-hmm, at saka yung Corn Industry Situationer in the Region Supply and Demand Economics Benefits. Ang susunod ay importance of good agricultural practices in corn production. Ang magiging resource person po natin dito ay yung Chief Field Operations Division natin, na walang iba kung hindi si Sir Saldi Boloron. Yan, hindi basta-basta yung resource person din natin sa June 3, no? And sa June 10, JL, tulungan natin si Ma'am Alma.
Yes, ano for June 10. Ang June 10 natin is module 3 na tayo, mm-hmm. Ma'am Han, no? Introduction to corn production. Mm-hmm. Unang-una, pag-uusapan natin yung origin at cultivation ng corn, yung corn plan and its parts, and of course, yung corn growth stages. Makakasama natin dyan ang dati nating kasamahan sa ATI Region 12 na si Ms. Baybi Dulawa na siyang Science Research Specialist 2 ng MAFAR Bar. Ayan, mga ka-agri-eskwela, no? Sa June 17, sa ating episode 4, module 4 naman tayo. Nasa seed selection na po tayo niyan. Pag-uusapan po natin dyan ang importance of seed selection and quality seed, criteria in seed selection, seed class, yung mga types and varieties ng ating corn. So, nandyan yung open pollinated varieties or OPV, hybrid, varietal selection, and yung pag-uusapan natin yung sources ng ating mga binhi and seed quality standards. So, makakasama natin dyan ang partners natin mula sa BPI and SQCS. Ma'am Alma, sa ating episode number 5, June 24, ano naman yung so, ating pag-usapan? So, sa June 24 naman, yung module 5 natin, land preparation, yes. Kasali dito yung site selection, land preparation, tsaka may special topic tayo sa SCOPSA wherein yung sustainable corn production on sloping areas. Then, meron din tayong SALT, yung sloping land technology. So, i-discuss din ito ng ating kasamahan na walang iba, si Engineer Chupilo Humawan Jr. Ayun. How about sa July 1, Ma'am Alma? Sa July 1 naman, yung module 6 natin, crop management, wherein ang i-discuss dito, yung crop establishment, a double row method of planting. Nandito yung nutrient management, fertilizer application, integrated nutrient management, national farming inputs and benefits, essential elements for corn production and smart application techniques, and balanced fertilization for corn special topic. Brief introduction of nutrient expert for maize. Ito din ay i-discuss sa atin ng ating kasamahan na si Sir Ray Legaste. Ayan, si Sir Ray Legaste yung nakasama din natin during our SOA Corn Last 2020. Ayan, sa July 8, JL? Ayan, sa July 8 naman, Ma'am Han, ay module 6 pa rin tayo sa crop management. Pero dito, pagtutuunan natin ng pansin, ang water management o pamamahala sa tubig at pamamahala sa ating damo through physical and chemical na management natin. And of course, si Sir Ray Legaste pa rin yung makakasama natin dyan. Ayan, sa July 15, episode number 8, pag-uusapan naman natin, no, nasa module 7 na tayo dito, integrated pest and disease management. So, pag-uusapan natin kung ano-ano yung mga major pest ng corn and its management. So, including conservation of natural enemies and storage pest. So, makakasama natin dito si Sir Baharan Piang mula sa Bar Miart, no? Sa MAFAR Bar. Ma'am Alma, for episode 9? So, for July 22, module 7 pa rin tayo, integrated pest management. Pero ang i-discuss dito is on major diseases of corn and its management. So, makakasama din natin si Baharin Piang from BARM. Mm-hmm. Sa July 29 naman po. Sa July 21, dito na tayo. Patapos na tayo kasi harvest and post-harvest operation na. Nasa episode so, 10 dito, na. I-discuss ang harvesting, post-harvesting operations, proper storage, warehousing, buffer stocking. So, ang magdi-discuss nito ay from DARFO 12. Ayan, for episode 11, JL, ano yung aabangan ng ating mga enrollees? Yes, ito yung ating sixth to the last na episode natin, mm-hmm. on August 5. Ito naman, pag-uusapan natin yung marketing part ng ating corn production, no? Marketing potential, cost and return analysis, mga business opportunities for corn. And of course, makakasama natin dyan isang expert and specialist mula sa Agribusiness and Management Assistance Division ng DARFO 12. And of course, sa episode 12 naman, that's August 12, Ma'am Han, module 10 na tayo sa Corn Farm Biomass Conservation and Utilization. Pag-uusapan naman natin dyan yung Diversified Corn-Based Integrated Farming System, Corn Silage Feed Formulation and Vermicomposting Production. At makakasama natin dyan mula sa Office of the Provincial Veterinarian ng Sultan Kudarat. Ayan, Ma'am Alma, ano naman yung last three topics natin na pag-uusapan sa ating SOA Corn? So, sa August 19 po,
ang discussions natin is optional topic, yung biotechnology, trends, status, concern of varietal releases, identification and maintenance na i-discuss sa atin ng BPI and NSQCS. Then sa August 26, corn processing byproducts and value adding. Wow. Ang mag-speaker natin dito yung si Miss Abigail May Garcia. Then sa September 2, yung credit assistance for corn farmers na i-discuss sa atin ng DAACPC. Then sa September 9, yung last natin is review and recapitulations of topics and closing program na po. So doon po magpatatapos ang ating 16 weeks, then announcement for graduation ceremony. Wow, graduation na. Nakaka-excite yung graduation ceremony dahil magkikita-kita lahat ng mga 500 enrollees natin from different municipalities. Ayan, ngayon Ma'am Al, bago tayo magtapos, ano ba yung mga criteria natin in the selection ng ating mga SOA enrollees? Ayan po, ang criteria po natin, siya po ay dapat corn farmer in a target city or municipality na Sultan Kudarat and Maguindanao. Must be listed in updated Department of Agriculture Registry System for Basic Sector of in Agriculture or DARSBSA. Mm-hmm. Must be a member of DA accredited cooperative or clusters. Then should have an access to radio, transistor radio, conventional radio, or yung cellphone po natin. Yes. Must be willing to complete the 16 episodes and answer questions and pre and post test, and must be willing to attend the face-to-face mass graduation ceremony. Ayun. We believe na lahat naman ng enrollees natin ay pasok, no, dito sa ating criteria. Oo, kasi bago sila na-identify ng ating mga SOA enrollees, ito'y sinunod nila, mm-hmm, no? Ayan, so pero maraming... syempre, hindi natin palalampasin ang araw na ito, no, na hindi makakapagbigay ng mensahe ang ating corn program focal, Ma'am Alma Camales. Ma'am Alma, message po sa ating 500 enrollees. Ayan, hindi pa po tayo nagtatapos, Ma'am Al. Yes. Okay, okay, sana po patuloy natin suportahan yung programa natin sa corn program. Kahit na naghihirap yung ating mga corn farmers, pero naway ang programang ito, yung SOA on corn natin, ay makatutulong po sa atin, lalo na sa pagpalago natin ng ating mga kabuhayan. Yun lang po at maraming salamat. Thank you so much, Ma'am Alma, no, sa pagbibigay ng panahon para sa ating SOA launching dito sa ating SOA on Corn Production. Maging wais sa pagmamais. At ngayon, Ma'am Al, hindi pwedeng magtatapos ang ating programa na hindi natin nababanggit ang ating mga talagang napakasipag, napaka-dedicated, at napaka-passionate na mga SOA coordinators natin mula sa mga bayan at probinsya ng Sultan Kudarat at Maguindanao. Yan, simula natin sa Tacorong City. Ang ating city agriculturist, Sir Ivan Jerry Arzagon, MPA. And of course, our SOA coordinator, Ma'am Rizel Geka. And of course, for Bagong Bayan, nandyan ang ating municipal agriculturist, Sir Emmanuel Asog, with their SOA coordinator sa talagang napaka-active, pinakauna, yes, sa lahat, mm-hmm, Ma'am Lochi Lorania. At nagdagdag pa ng enrollees. Yes. Ayan, from Senator Ninoy Aquino, eto, na-meet ko siya last Wednesday. Hello sa inyo dyan, Ma'am Cherry Ann Defunturum, yung kanilang municipal agriculturist. And of course, our SOA coordinator, Sir Marvin Cristobal. And of course, mura naman sa bayan ng Colombia, napaka-supportive din nito, Ma'am Han, ano? Mula sa Colombia Sultan Kudarat, ang kanilang MA, Sir Hector Nidoy, at kanilang SOA coordinator na Sir Benjo Olinares. From Esperanza naman, ang kanilang MA, no, Sir Jaime Auza, and ang kanilang talagang active din na SOA coordinator, Ma'am Shame Domingo, na kanina pa nagpapa-shoutout sa ating Facebook Live. Yes. And of course, mula naman sa bayan ng Lutayan, no? May 50 enrollees dyan sa kanilang municipal agriculturist. Hello po and thank you sa supporta, Ma'am Ida P. Elio, with their SOA coordinator na active din, Ma'am Precious Balansag. Hello, hello din dyan sa Lebak, Sultan Kudarat, sa kanilang MA na talagang active, Sir Rene Sanchez, and ang kanilang SOA coordinator, Ma'am Novelin Castillo.
na nagdagdag din ng enrollee. Alright, mula naman sa bayan ng Kalamansik, panghuling bayan mula sa Sultan Kudarat sa ating mga SOA enrollees. Nandiyan ang kanilang municipal agriculturist na si Sir Emmanuel Albano at kanilang SOA coordinator na si Sir Reno Berrico. Ayan naman, nabatiin natin yung ating mga partners mula sa probinsya ng Maguindanao. From Manguda Dato Municipality, ang kanilang MMO, Ma'am Zanima Bansil Sanday. At siya din po yung ating SOA coordinator. Ayun, at para naman sa Dato Paglas, no, ang kanilang OIC MMO na si Sir Rudy Salik Lumapinet na talagang active din. And of course, kanilang SOA coordinator na si Sir Saha Butin Udtog. From General Salipada K. Pendato naman, ang kanilang OIC MMO, Abu Hayr Ismail Minsab. Hello, sir. And si Sir din yung kanilang SOA coordinator. Para naman sa bayan ng Ampatuan, mamhan, ito yung friend ko na si Sir Saudi si Lodi. Si Sir Saudi Salilama Adteg, no? Na siya ring SOA coordinator sa bayan ng Ampatuan. For Dato Hofer naman, no? Ang ating kapartner diyan na OIC MMO, Sir Muhammad Zaki Abdullah Ulama, at ang kanilang SOA coordinator, Sir Rahib Ahmad. Ang bilis ng oras, JL. Yes, malapit na tayong matapos. Ma'am Hanang, ngunit batiin ko lang po muna yung mga nagpapa-shoutout, especially sa mga nag-text po sa atin. Ma'am and Sir, good morning. Paki-shoutout Celia Berdan, kag-Bibing Lanceta, nga excited mamati isang school on the air sa programa sang DA. Ayan, hello, hello, ma'am. Happy, happy watching and happy, happy listening. Ayan, watching from Dato Paglas, Maguindanao, Sir J.M. Lumapinit. Ayan, may kapatid ata si na Alex Gonzaga dito na nanood, Sir J.L. Christly May Gonzaga, good morning. From Tacorong City, Calandagan, Sir Sofronio Ordoyo. Ayan, hello po, watching from Masyag, si Ma'am Cathy Kath. Ayan. And of course, watching from VMC Asian College Foundation Incorporated sa Tacorong City. Hello, hello sa iyo, Sir Dariel Valdez Cayetano. And of course, pa-shout out kami at yung mga OJT. Ayan, hello, hello sa mga OJT natin mula sa Cotabato State College. Ayan, ang kanilang kasamahan dyan sa ATI na si Ace. Hello, hello, shout out sa inyo. Alright, eh, may nag-text pa, Ma'am Han, ano? Good morning, ma'am. Pabati sa mga SOA participants sa Daladab. Hindi ko nibalaan kung di inibanda. Somewhere down the road. Pakitext po kung saang munisipyo po kayo, ma'am. Happy, happy listening po. Ayan, hello din. Good morning, watching from Villamonte, Lebac, Sultan Kudarat, Ma'am Irish. And of course, si Ma'am Novelyn na nanonood mula sa Municipal Agriculture Office ng Lebac. Hello, Ma'am Novi and the rest of the OMAG team dyan po sa bayan ng Lebac, Sultan Kudarat. Pasyal po kami dyan next week para ihatid ang kits ng ating mga SOA enrollees. Watching also from Mago, Lebac, Sultan Kudarat, Marjorie Amoyen. Ayan, may mga viewers din tayo mula sa Matalam, Ma'am Robita Leon. Ayan, of course, Ma'am Han, patuloy po nilang i-like at i-follow ang ating social media accounts sa Facebook, Agricultural Training Institute Region 12, sa Instagram at Twitter naman at ATIRTC12. Ayan, para po hindi kayo mahuli sa mga balita mula sa ATI 12, no, i-follow po ang aming Facebook page. Para naman sa aming Instagram and Twitter, nabanggit mo na ba? Wala pa. Instagram and Twitter, alam ko yung ating mga farmers, sila sa kanila ay may mga Instagram and Twitter na din. Follow us at ATIRTC12. And of course, Ma'am Han, ano, gusto ko lamang pong i-inform yung ating mga SOA enrollees na meron po tayong Facebook group na official. Ayan, ilalagay po namin ang link ng ating Facebook group sa ating chat box ay dito sa ating comment box, no? Pa-search lamang po ng ATI-12 SOA Corn Production 2022. And click join. Ayan, inuulit ko po. That's ATI-12 SOA Corn Production 2022.
Naka-public po yan. Anyone po na gustong sumali, especially sa ating mga SOA enrollees, ay sumali na po kayo sa ating Facebook group. Ayan, nag-text na si Ma'am from Daladap, Esperanza, Palamamhan, Sultan Kudarat. Hello, hello po sa inyo, Ma'am, sa mga nakikinig dyan sa Barangay Daladap, Esperanza, Sultan Kudarat. Ayan, nagpapa-shoutout din. Hello po, good morning ka ATI, watching from Talayan, Maguindanao. Hello, Ma'am, by through UM. Ayan, partner din natin ito si Ma'am sa pagpapatupad ng mga agri-fishery activities dito sa Maguindanao. Ayan, na-take our e-learning courses din po. You can visit at www.e-extension.gov.ph. And of course, Ma'am Han, gusto ko lamang pong batiin ang nagpapa-shoutout si Hudzaimi Glial Donton. Hello po, watching from Ampatuan, Maguindanao. And good morning din sa iyo, Ma'am Cherry Serapio from Blingkong. Saan ang Blingkong? Akorong? Ma'am, saan po yung Blingkong? Sorry, hindi namin memorize yung mga barangay dito sa Sultan Kudarat. And of course, Ma'am Han, happy, 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 happy birthday! Happy sa lahat birthday. Naman nagbe-birthday ngayong week. And of course, maraming maraming salamat sa ating mga provincial and municipal coordinators for our SOA on corn production. And nagpapahabol, where have you been? Good morning mga ka-agri ka-ATI watching from Surala. Hello sa iyo, where have you been? Ayan, naging resource person natin yan na talagang napakagaling na resource person on social media marketing. Napaka-creative si ng pangalan ni Sir Arvin. Where have you been? Ayan. Infrastruktura. Ayan, thank you so much sa ating mga partners sa field, no? Ang ating mga municipal and city SOA coordinators, ang ating mga municipal agriculturist na tumutulong po sa atin upang maisakatuparan lalong-lalo na itong grand launching ng ating SOA on corn production. Maging wais sa pagmamais. Mga magsasaka at mga... Ayun, salutayan pala yung Blingkong, Ma'am Han. Sorry naman. Ayan, hello po, Ma'am Cherry sa inyo. Ayan, paki-click po ng ating... Facebook groups na nalagay po natin sa ating comment section dyan sa ating Facebook Live para po makasali po kayo sa ating Facebook group at dun po tayo mag-connect, no? Dun po tayo makihalubilo sa mga kapwa po nating mga SOA enrollees. At mga manitis na. Ayan, medyo paubos na yung ating oras, JL, no? Sabi nga natin kanina, 1 hour lang po tayo, konting-konti po yung 1 hour dahil hindi natin namalayan, alas 10 na ng umaga. Ayan, sa ngalan po ng aming ATI National Director, Dr. Rosana P. Mula. Ating OIC Assistant Director, Ma'am Antonieta Hamon Arceo. And of course, ang aming OIC Chief ng ISD sa ATI Central Office, Ma'am Pamela Mapala. Sa ating DARFO 12 OIC Regional Executive Director, Sir Dennis R. Arpia. At sa aming batang-bata na Director sa ATI Region 12, Sir Abdul Dayaan. And of course, ating Assistant Center Director, Dr. Jessie V. Baldea. Maraming salamat po sa lahat ng nanood at nakinig sa araw na ito sa ating grand launching ng SOA on Corn Production. Kita-kits po tayo sa susunod na linggo, no? So thank you also sa ating partner radio stations, 91.1 Max FM Tacorong City and 90.7 FM Max FM Lebak. And of course, para sa next episode natin, next Friday, Ma'am Hana, our Module 2, The Corn Industry in the Philippines, pag-uusapan natin ang DA National Corn Program, Corn Industry Situation in the Regions, and Supply and Demand and Economic Benefits. Ayan, hanggang sa muling episode po ng ating School on the Air on SOA Corn Production, maging wais sa pagmamais, ako po si JL Oman. At ako naman po si Hana Digyamad Pombong, maraming salamat po sa pakikinig, and magkita-kita-kits po tayo sa susunod na episode. Pamahalaan at pribadong sektor, dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan, sa negosyo pahusayin ang kakayahan.